So, nagdamit siya kasi sabi ko ay magbablog ako. So, hello everyone. Today is Sunday po. Supposedly, ay nag-start na kaya akong mag-vlog. Hindi ka pa nakadamit dyan. Supposedly guys, ay wala dapat ako vlog ngayon kasi wala akong maisip na pwede kong ma-share sa inyo ngayon. Buti na lang! Bigla akong may naisip na i-vlog. Iba talaga yung may sarili kang content na hindi ka nang gagaya. Achar! So, meet my eldest, Gabriel, bagong ligo. My eldest ng bayan. Siya ang kasabay ko sa closing. Closing kaming dalawa. Yung bunso ko at saka sila kay ay opening. Opener silang dalawa. Ganito kasi yun. Diba, usually ang ginagawa natin kapag ka, ang benta kahapon, yun yung ipamimili ngayon. Yun yung ipamimili kinabukasan. So, para baga, iubos mo ng pamilya yun, tapos kumuha ka lang ng 10% or kung magkano ba ang kinukuha nyo dun sa sales nyo. So, ganun naman usually ginagawa ko. Kaya lang, hindi maiwasan na nasu-short. So, namili na ako kanina guys. Pumunta ako ng Mercury. Namili ako sa wholesaler sa amin. Namili na ako ng mga Yossi na i-display ko na. Hindi ko nga naipakita kasi nga wala dapat akong vlog ngayon. So, bumili ako ng itlog. Kung naalala nyo, ang deliver ko ng mga tinapay at gamis ay Sunday. So, hindi ko nga din na-vlog kasi paulit-ulit na lang yung vlog ko kaya hinayaan ko. Naisip kong mag-vlog ngayon kasi yung pinamili ko ng gamot sa Mercury, bumili rin ako ng chocolates. So, tinitinda ko na kasi ngayon yung Goya. Tapos, itlog, yung sa Yossi. Basta yung pinamili ko ngayon ay, kumbaga, lahat ng yun ay ano na, yung ginamit kong pambili ngayon, benta ko siya kahapon. So, ubos na. Tapos, nagpa-load pa ako. Pero yung load ko na 3K, iwalay naman yun. May budget naman siya. Hindi siya kasama sa grocery. So, ngayon. Swaterman. Ayan. Ang natira, hindi ko pa na-display ay itong egg. Kung anim na tray yan. Anim na tray. So, medyo hindi ko malamig. Hindi lang. Medyo ayaw niya nang masyadong malamig. So, ito yung tinapay na i-display na. Nasaan yung sobra nito? Sa likod na. Yan. So, bago lahat ng tinapay ko. Wait lang. Yan. Bago lahat yan, guys. Pero hindi lang ito lahat. Tsaka itong mga gamis. Yan. Mga gamis. Bago yan. Tsaka yung sa chicharon pala nandito sa labas. Yan. Yung sa chicharon, lay-lay, tsaka yung mga pinamili ko. Ayan, chichirya. So, ang tanong kasi ngayon, meron pa akong order ng soft drinks. Ilan case to lahat? Nasa 10 case din yata. Eh, wala na akong pera. Hindi ko sabihin dito guys kasi nakapagpa-load na ako. May delivery na ako ng Super Kalan kanina. Pero, hiwalay naman yun kasi hiwa-hiwalay benta ko doon, diba? So, okay lang yun kasi hindi siya kasali sa benta namin sa overall sa groceries. Ang pinamili ko lang kanina, mga grocery, Yossi, itong itlog, yung tinapay, 2-7 na agad yung tinapay, pati gamis. So, yung binayad ko dito, galing yun sa benta ko kahapon. Plus yung mga Yossi, Diyos ko po, Yossi pa lang, magkano na isang ring lang mag-oro. So, naubos na talaga yung kinita ko kahapon. Sa ano pang salita yun, ubos ng pinagputakan, di ba? Parang gano'n yung salita. So, ngayon, meron pa akong parating na delivery na soft drinks mamaya. So, sana ko kukuha, iubos na. Ang gagawin ko doon sa sales ngayong araw, dito nga sa sales na to ngayong araw, ay dito na ako kukuha. Kasi hindi naman porket na short na ako, naubos na yung pinagbentahan ko kahapon. So, mai-stop na ngayon doon. Eh dahil nga, wala na akong soft drinks. Yung gagawin ko, kukuha ako ng pambabayad doon sa benta ko na ngayon. Kasi ano oras na, syempre nakabenta na ako from morning hanggang sa tanghali. May sales na ako. So, yung sales ko noon, doon ako kukuha ng pambayad ko mamaya sa soft drinks. Yung tingnan mo, may darating. May dumating pa. Ano? Double A! Wala ko pati rin. Wala, order ko yan nung naglad doon guys. May biglang pupuntang ahente. Ano siya? Siya yung nag-deliver sa akin ng mga lighter, baraha, mga shoe glue. So, buti na lang ay yung hinahanap ko sa kanya ay wala siyang dala. So, orderin ko lang yun. Kinabukasan siya, babalik. So, hindi siya makabalik mamaya kasi Sunday, half day lang dyan. Bukod pa doon yung may mga ahenteng biglang sumusulpot. Katulad ng mga nag-deliver sa akin ng mantika, nag-deliver sa akin ng Yakult. So, yun yung mga... Kala, nabanggit ko na yung kala. Bibili. So, yun yung biglang mga bigla ang bayarin sa araw na yun. Ang ginagawa ko, kung ano yung sales ngayon, yun yung pinambabayad ko. Pero, nililista ko para alam ko kung nakamagkano na ako. Kasali pa rin naman siya sa sales ngayong araw. Example, mamaya, yung soft drinks ko, sabihin natin aabot ng 1,500 or kung magkano yung kinuha ko sa sales ngayon, ililista ko yun or tatandaan ko. Tapos, mamaya, pagka
magko-close na yung tindahan, pag nagbilang ako, i-add ko na lang yon, yung 1.5 or kung magkano man yung nailabas kong pera galing sa benta ngayong araw. Para alam ko pa rin kung nakakota ba ako ngayong araw, kasi iba ang kota natin pag weekend eh. Pag Saturday and Sunday, iba talaga yun, kasi alam naman natin na mas madaming tao pag weekend and yun, mas doble yung sales. Yung sinasabi ko guys, na isa sa diskarte na ginagawa namin dito sa sari-sari store namin. Kanya-kanya naman tayo ng ano kasi, dito kasi sa amin, dahil malapit lang naman yung wholesaler dito sa amin. Araw-araw kami, namimili. So yung benta kahapon, pamimili ngayon. Kung sakaling na-short ka man, kasi hindi mo maiwasan talaga na ma-short ka eh, edi yung benta namin ngayon, binabawasan na namin yun. Pero nakalista pa rin para alam mo pa rin, namomonitor mo pa rin, o namomonitor ko pa rin kung nakakota ba ako that day. Hindi naman ibig sabihin na ubos na yung pinamili ko kahapon. So let's say lang ha, naka 5,000 tayo kahapon. So ngayon, naubos na yung 5,000, pinamili ko na ngayon. So Diyos ko naman no, yung rim pa lang ng Marlboro, magkano na? Kung pag bumili ka ng dalawa, paano mo pa babudgetin yung natira? Ay, ang dami mo pang kulang. So ganun yung gagawin mo. Pag naubusan ka ng stocks, kung malapit lang yung wholesaler sa inyo, kung may pera ka na dyan, kung may benta ka na dyan, itakbo mo na. Huwag mo na antayin yung kinabukasan, nasa ka pa mamili. Kasi ipamimili mo din naman yun, ilista mo na lang para alam mo na sales mo pa rin siya nung araw na yan. At least, hindi ka naubusan ng stocks. Pwera na lang, kapag ka dun sa binilhan mo, wala din yung stocks. So wala na tayong magagawa dun. At least, alam mo sa sarili mo na hindi ka nagpabaya sa stocks mo. Alam mo sa sarili mo na naghanap ka talaga ng stocks. Katulad dito, ang tagal na namin na mineral, Nature Spring Mall, no? Hindi, 1 liter yun. Ang tagal na nawala kaming Nature Spring 1 liter. Ang bentahan namin doon ay 20 pesos. Doon sa kinukuha na namin ng soft drinks sa mga wholesaler dito, wala, matagal na talaga. So, gustuhin man namin na magkaroon ng stocks, wala naman kaming mapagkukunan. Diba? At least, hindi kami nagpabaya. Wala. Gusto namin magkaroon, wala naman dun sa pinagkukuhanan namin, o diba? So yun lang yung style o discarte na ginagawa ko dito sa tindahan namin. Hindi porket naubos na yung pinagbentahan namin kahapon, napamili ko na lahat, tapos wala nang stocks. Katulad ngayon, wala na kaming chicherya na malalaki. Kasi grabe yung bumili ngayon, tigda dalawa. Dahil may alam nyo na, dahil Sunday. So ang gagawin ko ngayon, dahil may benta na nga ngayon, pero ubos na yung benta ko kahapon ha, may benta na ngayon, aalis ulit ako kahit na umalis na ako kanina at mamili ulit. Ganun lang. Kasi andyan lang naman yung andyan lang naman yung wholesaler. And kukunin mo na balot? Kukunin mo na? Oo. Ito pala guys, i-share ko din sa inyo. Bayad na to? Bayad na yan. Advance na. Magkano binayad? 5 pesos. Ito yung isa sa extra income namin dito sa sari-sari store. Kasi merong nagpapacharge dito and yun yung isa. Depende, speaker at saka cellphone lang naman yung ginagamit. Pinalo nila na ipacharge. Katulad nito, saan na yung, kinuha na yung isa? Sa ano, private? Oo. Ayun, hindi to kasali, cellphone ko to. 1, 2, 3. Ayan o. So, 1, ilan to? Ito ang isa. Tan! Ano tag ito? Yung, hindi, akin tong cellphone na to. Ang sinasabi ko guys ay meron dito nagpapacharge ng cellphone, nagpapacharge ng speaker. So sandali lang naman, ewan ko mga binata na tamad umuwi sa kanila. Basta nakasanayan na nila yon. So pag may nagpapacharge dito sa amin, sinisingil namin na 5 piso. Katulad nun yung speaker na kinuha niya, 5 piso. So extra income, dagdag pagkakitaan. At ang benta nun, ang bayad nila na 5 piso per charge, napupunta sa benta ng ice tubig. Kasi yung benta ng ice tubig namin, di ba doon kami kumukuha ng pambayad ng kuryente. Ano bang ginagamit para makacharge? Kuryente, di ba? So doon, dagdag siya. O di ba? Diskarte lang po. Pwede din kayo mag-ano dyan kung gusto nyo sa tindahan nyo dagdag. Pa-charge, 5 piso. So ayun. Daming tambay sa labas ngayon kasi Sunday. Pero medyo maaga-aga pa naman, no? So yun yung share ko ngayon. Thank you. Nakaisip ako ng kalokasin na i-share ko na lahat. Ang hirap din mag-isip ng content na ano, yung gusto ko yung ma-share pa sa inyo. Yung haul tsaka pricing pa ulit-ulit na lang natin ginagawa. So para hindi kayo magsawa. Iba naman. So ang share ko ngayon sa inyo, ayun nga, yung diskarte na kung na-short na yung benta ko kinabukasan, yung benta ko ngayong araw, ginagamit ko na pamili. Pero nakalista pa rin. Para alam ko pa rin kung
naka-target ba ako nung araw na yun? O, diba? Kasi pamimili mo din naman yun eh. Diba, aliwala ka lang natirang pera ngayon, importante na, natabi mo na yung 10% mo or kung magkano kinukuha mo. At saka, huwag ka talaga magpawala. Huwag ka magpapabaya sa stocks mo. Yun lang. Yun lang, guys. So, hanggang dito na lang. Thank you po sa lahat ng mga bago kong subscribers. At saka sa mga nag-share ng post ko, sa nag-share and nag-like. Ayan, like nyo po yung FB page ko, Yvonne Bautista, at saka yung dalawa ko pang YouTube channel. So, thank you guys for watching.